guys, good afternoon. Pinapatay ko lang yung aircon. Si George, guys, ano ba yan? Ba't ang puti na mukha? Nagmamadaling, umalis kaming dalawa. Kasi, guys, pipick upin ko yung, yung mannequin, guys, na, binili ko. Kasi, para yun sa online shop ko, guys. Nandiyan siya, guys, galit siya. Labas na yung chan niya. Nandiyan siya sa gilid. Guys, si George nagmamadali. Hindi ko alam kung bakit siya nagmamadali. Ayan na siya, oh. Buksan ko lang to. Oh my God. I'll get you a mask. You're not going out yet, so you have to wait. Nagmamadali siya, guys. Parang ang silaw. Parang ang puti na mukha ko dyan, guys. Pero hindi naman ganun kaputi yung mukha ko sa persona. Tatali ko ito mamaya itong buho ko, guys. Guys, paalis na kami ni George. Nagmamadali siya. Hindi ko alam kung bakit, guys. Ayan siya, oh. Say hi to them. Guys, moody siya today. Moody siya. Galit siya sa akin. Kasi, ang tagal niya naghintay. Nagpapabili siyang Jollibee, guys. Guys, may batang galit. Galit siya. Andyan siya sa likod. Tingnan niyo. Hindi ko alam kung bakit. Ganyan yan. Pag nagdampo, nakapikit siya. Akala mo naman yung tipong pag pinikit, pumikit siya, hindi siya makikita. Guys, okay na siya. Madaldal na naman siya. Dahil okay na siya. Hindi na siya galit. No, when you have the seizure, I asked for Tita Annie for help. So Tita Annie drove us to St. Paul. So we did not have our car. So I have to text Tito Gamay to bring the car so I can go home. I can get some of our things and I can also get a bra because I forgot to wear a bra. Oh, I forgot to wear a bra. Guys, kinagkukwentuhan kami about dun sa nangyari. So, natanong niya ako kung bakit pinadrive ko sa uncle niya yung sasakyan. Pero sa totoo, guys, na nakwento ko na to sa inyo, diba? Na nakalimutan ko yung magsuot ng bra. Thankfully talaga, during that time na makapal yung suot kong pantulog. And did you want to check out? I love you too. Ayun guys, balik tayo sa kwentuhan. Thankfully, baba ko kayo guys kasi merong traffic enforcer. Thankfully guys, nung time na yun, makapal yung suot kong pantulog tsaka mahaba. Usually kasi maninipis yung pantulog ko. Oh my God. Paano kaya ako manipis yung pantulog ko tapos maikse tapos kailangan namin tumakbo sa sa emergency room tapos wala. Nung time na yun, limot ko na talagang magsuot ng bra. Guys, malapit na kami sa pagkukunan ko ng mannequin. Wait lang. Guys, naghihintay na kami ng mannequin. Nandito guys sa Iloilo Fishing Port yung location ng pagbibilhan ko. So actually hinihintay na lang namin siyang lumabas diyan sa labas ng labas ng barangay nila. Ayan guys, so may mga nagtitinda ng isda diyan. Guys, ang ganda oh kasi nakabit na yung mga Christmas lantern ang kukulay dito sa may Diversion Road Iloilo. At least 'di ba, kahit pandemic, kahit papaano, Christmas is in the air. Guys, nandito na kami sa Jollibee drive-thru. Ito yung ikinagagalit niya. Gusto niya bumili na agad. Guys, ayan na yung mannequin na nabili ko, 900 pesos. Di ko alam kung magkano sa iba, pero dun sa babae, 800 pesos. May plastic pa naman siya, medyo may dumi lang. Pupunasan ko, hindi ko na lang siguro guys, tatanggalin yung plastic, no? Bumili pala ako ng rambutan. Ayan, rambutan. Bumili ako ng rambutan. Ayan guys, tapos lansones, kalahating kilo. Ayan, tapos atis. Ito. Yung ibang pinamili ko, kakainin ko na to guys, napipi siya. Yung iba kong pinamili guys, nandun sa kusina. Guys, parang magkalat na yung lipstick ko, pero bahala siya dyan. Kakain ako ng french fries na may mayonnaise sa ketchup.
gutom kami dalawa ni George, guys. Siguro hindi yan sumasama sa amin eh, kasi gusto niya nasa room niya lang, naglalarong games. Guys, so binili ko, ayan, lukon yung tawag namin dito. Tinanggal ko na, guys, yung mahahabang ano niya. Mahahabang, ano bang tawag? Basta yung mga ganun, guys, mahahaba. Bukas lulutuin ko to, guys. Ano, lalagyan ko siya ng garlic, cheese, tsaka butter. Ayan, lalagay ko muna siya, guys, sa ref. What are you making? I mean, this is a mini pistol. Is it a mini pistol? And this is a big pistol. Oh, that's like really nice. Yeah, thank you. This for the other one. Okay. You like the other one. What is it? Mom? What do you want? What's my other vlog here? Hurry up now because I need to annotate. Yes. I need to vacuum the room. Why? Cookie was getting the wet water. Yeah, because it's dirty. And Cookie bump in the room. Throw that in the garbage outside. Garbage bin. Guys, tapos nang mag-shower si George, tapos nag-vacuum na rin ako. So, mag-shower na ako, guys, kaya magtatanggal na ako ng makeup. Feeling ko, guys, today, ang dami kong na-achieve. So, bukas, oh my God, yung hair clamp ko. Ano ba to? Guys, yung pantanggal ko ng makeup, eto lang, oh. Yung micellar water ng pants. Yung nourishing milk. Ano ba yun? Bakit parang akong ano, nagugulol today? Alam nyo, guys, pagod na ako. Ang oily na ng mukha ko. So, before ako mag-shower, guys, ano, talagang tinatanggal ko muna yung maigi yung mga makeup ko dyan para, ano, mawash ko siya maigi ng soap. Guys, tingnan nyo naman. O, diba? Ang dumi. So, ulit-ulit. Hanggang sa konti na lang yung dumi para konti na lang yung, ano, linisin ng sabon tsaka tubig. Kasi minsan, ano yun? Minsan kasi, guys, pag hindi tinatanggal yung makeup, hindi talaga siya ano, nagpe-penetrate yung tubig. Kasi yung mga makeup, di ba, waterproof na ngayon yung mga makeup. So, kung hindi kayo mag-makeup remover, hindi talaga siya matatanggal, hindi magpe-penetrate yung ano, yung water. Tapos, hindi siya maiging ano, maano na sabon, maano man tawag dito, malilinis na sabon. Tapos sa stubborn na ano, guys, na eyeliner, ang ginagawa ko, oil yung pinandilinis ko. Kaya tanggal ko siyang maigi ng oil. Pagkatapos nito, guys. Tapos minsan, guys, diba, yung mga lipstick, ano na siya, waterproof na rin siya. So parang, ang hirap niyang tanggalin pag tubig lang, tsaka ano, tsaka so, maganda talaga, guys, pag yung gamit nyo is makeup remover. Kasi, merong ingredients sa makeup remover, guys, na ano, nagdi-dissolve ng ano, chemical? Ingredients ng makeup na kaya siya nagiging waterproof. Dun sa ano, guys, sa eyeliner ko na hirap tanggalin kasi nga waterproof.
Ito yung ginagamit ko, guys. Johnson Baby Oil. Yung pinaka-trusted kong makeup remover. Actually, minsan, guys, pag tinatamad akong maglinis, para isang linisan na lang. Ano yung ginagamit ko? Yung Johnson lang. Yung Johnson lang talaga. Wala nang iba pa. Ayan, guys, oh. Sinasoak ko muna ng konti. Hanggang sa hindi ko na makita, guys, yung ano, yung guhit ng eyeliner, o konti na lang yung makita ko, yung alam kong kaya na siyang tanggalin ng ano, soap and water. Ayaw kasi, guys, yung alam mo yung feeling na naghilabos ka, pero mukhang kuwala kasi naiwan yung ano, yung eyeliner. Ayoko nang ganon, yung pagising kong ganon. Gusto ko talaga pagising ko yung wala kong makeup na natira. Ayan, guys, oh, pag napapansin nyo, dito tanggal na, yun dito wala pa. Susoak ko lang siya ng konti, guys. Ano ba yan? Nabubulol ako. Tapos, ano, gently lang to, guys, ha, yung paggaganon ko, hindi masyadong madiin. Kasi wala naman akong regimen, katulad ng mga artistang, ano, para ma-prevent yung wrinkles dyan. So, as much as possible. Masyado akong maingat sa ano, sa balat ko. Kasi, guys, wala akong ano, wala akong pang-maintain ng ano, ng face lock ko, ng balat ko. So, pag nagka-wrinkles ako, yun na yun, hindi na yun magagawa ng paraan. Kasi, yung mga skincare routine ko naman is ordinary lang, guys. Ano ba? Dati Clarins, ngayon ano na lang, L'Oreal. Kasi ang wala nang ano, wala na nagpapadala sa akin ng Clarins, mahirap yung Agno, guys, yung shipment ngayon ng mga package, guys. Ayan, masyado nang oily yung mukha ko. Guys, we will be closing this vlog, ah, kasi wala nang masyadong ganap. Magsha-shower na lang ako, tapos magtutupi na lang ako. Ayun, guys, thank you so much for watching. We hope to see you on our next vlog. Bye. Bye.